Hello guys, this is Brother Anjo Australias. Welcome to my channel again, Anjo TV. And to this video ay meron po tayong i-review. Ito po yung binili natin sa Lazada na DI box, preamp DI box. Ang ito po ay for acoustic pedal. For illustration po, step by step ay i-explain po natin para doon po sa mga bago at gusto rin gumamit nito ay para may idea. Ito po ay input. Dito po isasaksak po natin yung sa gitara natin. Papunta dito sa gitara natin, and then ito yung in ng gitara natin, ng chord natin. Tapos dito naman yung out papunta dito sa amplifier natin. Ito po yung amplifier natin ay 15 watts G15 Yamaha. Ito po ay 15 watts at maganda po yung tunog niya. And then i-mimix po natin with i-combine po natin itong nabili natin preamp DI box. Nakasulat po preamp DI box for acoustic guitar. Ito po ay from Killin Company, I think. Sila pong may gawa nito kasi kung i-check po natin ang iba't ibang mga preamp DI box ay marami pong mga tatak, iba-ibang tatak siya. Mayroon po siyang anim na feature. Dito po sa itong isa ay treble boost. At mayroon din po siyang anti-feedback. Dalawa po yung anti-feedback niya. Ako po ay bago lang din na gumamit dito dahil nagka-interest po ako. Dahil nagre-record po tayo ng mga song, heavenly song, Christian song. Ay gusto natin ma-enhance yung sound ng instrument natin. Kaya nag-order po tayo nito. Ang price po nito, merong 2.5 plus, and then meron naman mas lower. Kaya nga lang po, wala po siyang kasamang cord ay itong ano natin. Wala siyang kasamang 9 volts kasi dito po yung 9 volts. Mayroon po itong XLR. Hindi, ito po ay hindi ko po siya nagamit kasi dito ko trinay muna to amplifier natin. Ang I think this for amplifier also. Kailang yung form lang ng terminal niya ay tatlo. Ay maybe pwede rito and then pwede rin dito. And ito 9 volts box ay 9 volts power supply. Kaya ito po yung in-order natin. Pag umorder po kayo nito ay wala po siyang kasamang power adapter. Mag-order pa po kayo sa kagaya sa akin, nag-order pa ako sa Shopee. And then siyempre kailangan po sit yung ano natin, yung mga cord natin. Ito in order ko pa rin sa Lazada, karating-rating lang din, kaya tinest po natin kasabay nito. Ay titisingin po natin mamaya kung ano po ang sinusupply niyang variety ng sound. Kaya in-explain ko lang po para may idea po tayo kung bago lang po din tayo na gustong i-upgrade yung sound ng instrument natin. At least po may idea po kayo. Dahil ako po ay how many times ko rin pinanood sa YouTube ano ang installation nito, paano i-connect. And then wala akong makita ang complete set ng explanation. Nasisense ko lang na ganun lang naman, pag meron tayo nito, sundan lang natin yung in and then output to amplifier. Kaya in-explain ko lang din para complete package na.
matutunan nyo po. But ito for acoustic, pwede na rin siya, kahit paano makatulong na rin. Pero kung doon po sa mga sanay po, piyasa na sa mga paggamit nito, kung ilan pa ang mga kulang pa nito na pedal, mga sabi ko, iba't ibang DI box, iba't ibang purpose, paki-comment lang po kayo sa box natin sa baba para at least po ay magkaroon din po ako ng additional idea. As a instrument player ay gusto ko rin pong talagang matutunan yung mga iba't ibang mga aparato na ginagamit sa instrument para mas maganda talaga yung tunog niya. At take note lang po, ang 9 volts input po natin, ito po ay opposite ang, kasi kadalasan alam po natin na ang polarity ng cord natin, ng power supply natin, ang kadalasan yan, ang positive ay nasa gitna, nasa ilalim. Tapos ito po ay negative. Ito po, nung hindi ko napansin, nung umorder ako ng power supply sa Shopee, ang preamp pa lang natin, ang DI box natin, ay baliktad po yung polarity niya. Ang positive ay yung nasa ibabaw. Ito, nasa ibabaw. Nandiyan yung nasa gitna, yun yung negative. Kaya nung dumating po yung in-order kong power supply, which is ang positive niya ay nasa gitna. Ito po. Napansin niyo po. Ito po kasama dito nung dumating nung in-order ko. Kaya, kato paano, may kunting idea naman tayo pagdating sa mga koneksyon ng minor sa electronic. Kaya ginawa ko po ng paraan. Itong kasama niya dito nung dumating to, ginawa ko siya ng paraan, pinag-invert ko lang yung positive na nasa gitna nito, ay nilabas ko siya dito. And then, ngayon, ang positive nito, from dito, ang positive ay nasa gitna, dito, yung sa gitna nito, at itong negative. Ang ginawa ko, kasi ang positive natin nasa labas, nilagyan ko siya ng connection na nilabas ko yung positive and then yung negative ay nasa loob, kagaya nito. Papapansin niyo po, yung pag bumili po tayo, bumili kayo ng DI box acoustic guitar preamp, ay ganun din po ang makikita niyo na i-check niyo po ng maigi kung dumating po sa inyo ang box na in-order niyo ay ganito pong sistema. Ang diagram niya, yung parang hook ay nasa labas tapos may nakalagay positive tapos nasa loob yung negative. Ang much better, orderin nyo na po yung power adapter na ang nasa labas ang positive tapos nasa loob negative. Titingnan nyo po doon sa description para hindi na po kayo paulit-ulit. Ito, since na hindi ko siya masyado napansin, ngayon ko lang napansin nung kinakabit ko na. Ito po ay 9 volts. Okay. At makita nyo po. Okay, at tapos na po tayo doon sa kung paano natin i-kukunik, i-sit up. Dito naman po tayo sa ating preamp DI box. Pansinin po natin yung pagkakaiba ng tunog para at least alam po natin at kung sabi ko kung tayo ay ito po yung tatak niya, K-line or K-line or whatever, ito po ay paano niyo po i-pronounce, it's up to you. Kaya yun lang po. Okay, at i-try po natin ito pong anti-feedback. Ang operation niya po, pag kinalabit natin, wala pa siyang sound, ganyan. Purely ang sound niya magmumula pa sa acoustic guitar natin. Ngayon, pag gusto natin i-connect na yung sound papunta rito, i-transmit na rin natin papunta rito sa guitar amplifier, ay ang bubuksan po natin itong input na mapapansin niyo po may nakasulat na input. Itataas po natin dito sa 10 o'clock. Ayan, mapapansin niyo po na mayroon na siyang natatransmit na sound dito. Ayan, naririnig niyo po. Normally, itong anti-feedback, pag
taas natin. Ayan, nagbabago-bago yung tunog niya. 10 o'clock, pwede naman 9 o'clock ang position niya or 12 o'clock. Which is itong input natin, as long na tinataas natin yung setting niya nasa 12 o'clock, the more naman na yung sound niya ma-adapt dito. Ayan po, napapansin niyo. Nasa 12 o'clock siya. Pagtas natin yung anti-feedback, there's no more changes na wala siyang masyadong nabago doon sa pagtatas niya. To prevent the feedback, minsan may feedback kaya dinesign to nilagyan. And then yun, sa palagay ko, nagbo-boost din siya kato paano, lumalakas siya, and then nagbo-broad yung sound niya, parang nagsusustain siya. Tapos, pag ang bass naman natin, paglagay natin sa 10 o'clock, parang nandun tayo sa yung gib na lumalaking tunog niya. Okay. At ang treble natin, set natin sa 10 o'clock. Gaano siya yung nag tumitining siya ng konti mula doon sa medyo tunog na mataas tapos medyo pakulog, nagkakaroon siya ng tining ng konti, parang yung mga singer ang tawag doon, yung mga matataas na boses, yung mga tawag doon yung may mga soprano, alto, may tenor, yan ganun po. Palagay ko parang tenor siya, mataas siya na matini. Yan. Yan po, maririnig nyo na tumataas ang boses niya, ang tunog niya. Mula sa ang guitar natin, acoustic guitar, mula sa tunog niya na plain ang tunog niya, ay pag gumamit tayo nito, mag paunti-unti siyang gumaganda. Kaya kagaya yan. Na-amiss po ako sa sound niya dahil ako ay first time lang din na gumamit ito. Napapanood ko lang sa YouTube or sa Facebook yung mga gitara nila na acoustic na ang gaganda ng tunog. Kaya medyo nagkaroon ako ng interest. Inisip ko kung bakit magandang tunog. Kaya nung sinerts ko, dahil nga dito at kasama po ng guitar amplifier. This is tunog niya.
Kaya itong anti-feedback, kahit isagad po natin, still ano siya, parang protection siya eh. Kung parang isang kampo na kailangan may gwardiya lagi para may dumating man na unexpected na enemy, ay meron magpo-protect. Yan po at napakaganda po, napakaganda siyang gamitin, magandang sound niya at sarap umawit. Kaya yun po yung treble natin, pag tinaspa, ilagay natin sa 1 o'clock. Ganyan na ganun. Tapos, pag i-adjust pa natin yung bass natin sa 12 o'clock. Bago siya. Kaya itong input, pag i-adjust pa natin forward to 2 o'clock or 1 o'clock, 2 o'clock. Patas siya, which is paganda ng paganda yung sound niya. Pag 5 o'clock ang input natin, tinataas natin yung alimang button niya, like this input ay sinig po natin siya sa higher position, which is the 5 o'clock. Kaya yung sound niya po ay nag-a-adjust pa-clear ng pa-clear yung sound niya, and paganda ng paganda. And then itong treble, pag second natin sa 5 o'clock, yan yung sa treble yan, nasa 5 o'clock tayo. Thank you.
ilang beses natin pag sagad natin sa lagay natin sa 3 o'clock. Okay yung tunog niya, mas malaki. Pero it's depend to us naman kung ano ang gusto nating sound. Ay we can adjust kung alin ang sound na gusto natin. I-adjust lang natin, pwede natin bawasan yung bass. Kung gusto natin medyo hindi masyadong malaking sound, lagyan natin sa na 9 o'clock lang siya. Yan yung sound niya. Pwede natin i-back to 7 o'clock. Mahalaga yung input niya, naka-open siya kasi ito yung nag-absorb ng sound papuntaan ko transmit sa amplifier. And then itong dalawang buto na natitira dito, which is try natin pag prinis natin yan, iilaw siya, meaning ready to use na siya, operational siya. Yan yung purpose niya. Treble boss, tatasin yung treble, which is dadagdagan niya ng sound. Sabay natin itong nantay feedback, push natin, ilaw din siya. Yun, pinaganda niya ng gusto yung sound. Pag maglilid kayo ng ipi-play niyo yung guitar ng yung mag-chromatic skill kayo, ipi-play niyo yung melody ng maayos. Magpi-play niyo siya ng maayos. Magandang tunog niya. Natin. Iiwan natin isa. Pwede natin samahan ng bass. Ayan, diba? Usually po ay
yung ibang mga guitar na mamahalin, mayroon mga preamp din dito nakalagay, mga di battery 9 volts. But itong guitar na ginagamit natin ay ito lang siya, pick up lang. Ito ay wala talaga ang tunog niya kung hindi wala tayong gamit na ganito. Ay hindi siya may papatunog natin ng mas maganda. Ibig sabihin parang bingi lang ang tunog niya. There's no sustain or magyong harmonize yung sound niya. But malaking big help like this day box, because the sound marami siyang mga variety ng sound na pwede niyang i-supply sa sound ng guitar na pagdating sa kanya, pwede niyang baguhin. Nadepende lang sa atin kung anong adjustment na gagawin natin. Off natin. Pakinggan niyo po yung pagkakaiba. Yun, pinalitaw niya ng gusto, kaya lang parang dinagdagan niya ng bass. Pero pag ginawa natin, bawas niya ng kaya pag nag-record kayo, nag-record tayo, pipili po tayo kung anong sound gusto natin sa instrument natin. At yan po ay kahit sagad lang nating input, papalakihin niya lang, ibubus niya lang yung volume. Lapit na naman natin tong dalawang buton. Option po kung sa anong gusto niyo pong sound na ititimplahin niyo sa tunog na gusto niyo, nasa inyo po 'yon. At least mayroon po tayong items or gadget na pwede gamitin para makadagdag po sa ganda ng tunog ng gitara natin. Ano man ang gamit natin ay mayroon pong mga box po na mga preamp DI box na pang electric guitar. Ito po ay for acoustic guitar.
nasa atin po kung ano pang anong guitar meron tayong available at gusto nating bumili niyan, or kung electric guitar naman ang gusto, ang available natin, bili tayo ng pang electric guitar. Yan lang po, at yan lang po ang review natin. Kaya yun nga po, sabi ko, kung meron po kayong may dadagdag na for additional knowledge, please comment lang po tayo para magkaroon din po tayo ng more idea. And also, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button upang ma-notify po tayo sa mga video po na i-upload pa po natin. Thank you po sa lahat sa mga nanood, nawa ay nakatulong sa inyo. Kung mayroon po kayong gustong paabot na idea, and I appreciate and very welcome po sa mga idea niyo po na i-share din sa akin or sa atin lahat. Kaya pakisulat lang po sa baba para makita po natin. Thank you po, at God bless you all. Bye-bye po.